adoption process in the Philippines often starts when seed company agents or local agriculture traders introduce biotech corn to selected farmers. Yung mga demo, minsan may pumupunta sa barangay namin na nagde-demo. Doon namin nalaman na may ara-ara pala na pwedeng itanim bukod sa ordinary. Nakita namin na meron palang diferensya doon sa ordinary. Kaya hanggang ngayon, ara-ara pa rin ang tinatanim namin. Yung mga ara-ara, marami kasing kuhan, mga commercial na technician na pumunta rito na maganda raw yan na itanim para hindi na kami masyadong magastosan sa pag-alis ng damo. Kaya yun ang inirekomenda nilang kontenan namin. The early adopters influence other farmers in their community, including family members and relatives, those from adjacent farms, and friends. Nagtitinda po sa dito po sa Barangay Dugayong kasi siya ang dealer ng pioneer dito po sa Itiyagi po. Marami talaga kaming naatinan dyan sa seminar na yan. Tapos may mga demo pa kasi kay Madam Rosalie. May iba't ibang mga kumpanya ang demo doon. Yung mga demo nila sa pagtatanim ng mga RR sa mga ordinary. Kasi andun yung ang kaibahan na ipinapakita nila. Unang-una po kasi talagang ayaw ko talaga magtanim. Pero nung mga kapitbahay namin, umaani sila, gumaganan siya ganun. So na-encourage ako na nagtanim din. Technical support from cooperatives, local government units, and other organizations also help increase the number of biotech farmers in a community. In general, strong community ties facilitate adoption of biotech corn among farmers in the Philippines. Biotech corn farmers in the Philippines come from different backgrounds. Majority of them are male, married, and seasoned farmers who have attended or finished high school. Ako si Mario Bilen, taga Higik, Santa Rosa, Cagayan. Nagtatanim na akong ng mais hanggang 20 years na lumang. Ako si Michael Etrata, taga Dangan Reyna Mercedes. 38 years old, graduate po ng Marine Engineering. Si Tristan P. Basco from Barangay Dugayong, Itiyagi, Isabela. Nakapagtapos ako ng AB Psychology sa Isabela State University. 29 years old, may asawa po, pero wala pong anak. A significant number of biotech corn farmers are females. Ako po si Corazon Cabasan, 48 years old po ako. 30 years na po kami magsasaka. Si Jane, umoy mababa, 30 na po ako. Mga 10 years na po akong nagtatanim mula nang pumunta po ako dito. In the Philippines, biotech corn farming is a family affair. Though most of the activities are being done by men, other members of the family also engage in farming activities. Women, especially farmers' wives, are significant partners in biotech corn production. Some women serve as farmer leaders in the community. They promote biotech corn and provide technical assistance to fellow corn farmers. Sometimes yung mga ibang farmer leaders sa ibang town invite me. Ini-invite nila ako para magsalita doon sa group nila. I want to help other farmers na yung na-achieve ko o kaya yung experience ko na nag-profitable yung PT. Meanwhile, children have minimal involvement in corn farming activities. They are only tapped during their off-school days. Pagpunta niya sa school, ako ang magpapasta ng kalabaw. Pero pagdating ng Sabado at Linggo, yun, dalawang araw, siya magpasto ng kalabaw. Pagkatanim po ng mais. Kasi kung pagkatanim ng mais, tumulong siya. Pagka nagkataon na school days, hindi niya, Farmers get information about biotech corn from interpersonal and mass media sources. Interpersonal sources include fellow farmers, seed suppliers and traders, and technicians. In addition, seed suppliers and technicians provide necessary seminars, trainings, and demonstrations on biotech corn. Yung private,
yung mga seed lover, sila ang palaging magkakantag ng 4 hours seminar. Sa tabil lang sa barangay captain, magpapaseminar kami. Lalo na kapag may mga bagong yung mga variety. Meanwhile, media sources of information include promotional materials like brochures and leaflets, and radio programs. Meron din binibigay ng mga private companies. Pag magpa-meeting sila, binibigay yung mga pamphlets nila. Binabasa kung anong dapat gawin. Filipino farmers' adoption of biotech corn is influenced primarily by economic considerations. These economic benefits are also complemented by agronomic and social factors. Farmers continuously plant biotech corn because of these benefits that significantly improve their lives. Kasi yung production maganda ang kuan, ani talaga. Eh yung ordinary naman kasi pag i-minus mo lahat ng expense mo, ang dami eh. Pagbubunot ng paglilinis, kasama na yun eh. Yung pag-apply ng insecticides, 3 or 4 times hanggang sa mapitas na. Yung mga anak ko, sir, kapag tapos sila ng mga ng kurso, nakakuha sila ng 4 years course sa pagsasaka ko lang ng mais. Kasi kaya po kami nagtatanim ng bitcoin. Pagaan sa trabaho, wala na pong problema sa card borrower. Most of the support services needed by farmers are usually in the form of farm inputs, capital, equipment and facilities, and information on farming practices. They get assistance from traders, seed companies, and fellow farmers. They also seek support from government institutions, such as the Department of Agriculture and the local government unit. Meron kayo sanang may tutulong sa amin na papautang sa ating mga kabarangayan para naman sa ganun ay meron naman silang magastos na panglabor sa mga tao para maiwasan naman yung napaka bigat na porsyento ng inuutang namin sa mga pinansya. Siguro yung bibigay sila ng seminar sa tungkol sa pagtatanim ng mais. Dagdag kaalaman pagtatanim ng mais. Siguro yung mapataas pa yung ani at mapababa yung inputs na gamit po namin para talagang kumita po yung farmers. Support ng gobyerno sa mga farmers, sana mabigyan talaga ng halaga yung mga farmers. Farmers expressed their desire to continue using biotech corn and other biotech crops such as biotech eggplant and biotech cotton in the future. They look forward to improved crops that are insect, pest, or drought resistant and have good quality of produce. Siyempre yung malalaki ang bunga, sir. Yung maganda, siyempre yung umpisa, yung maganda ang pagtubo para paglaki, malaki ang bunga. Sa akin, yung drought, kahit na yung madalang ulan, maganda lang ang pagsibagkan ng mais paglaki. Saka yung malakas sa bagyo, hindi matumba kaagad. Pag inaala na hangin, ay matumba na. Na nilang hinihintay ang approval ng BT Talong, I will allot ng mga 1 hectare for BT Talong for myself. Pag na-release ang BT Talong, I will be one of the adopter ng BT Talong. Biotech corn adoption process in some provinces in the Philippines usually starts when technicians of seed companies introduce biotech corn to the farmers. Traders provide the necessary capital while seed company technicians and local government units provide additional support. Local ambassadors, who are also corn growers, attest to the benefits of biotech corn and offer technical assistance. Farmers share their experiences with their relatives and friends in nearby farms and to those residing in other communities. Because of the significant changes brought by the adoption of biotech corn, Filipino farmers express their strong desire to continue planting biotech corn and adopt other biotech crops that will be commercialized.